Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ginawa itong anahaw gown ng 18th birthday ko po nung nag-shoot po ako. So ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po siya ginawa. Actually, nung May 2 pa po yung birthday ko, pero ngayon ko lang po siya naisipan gawa ng video. Wala sana akong balak gawan siya ng video kasi mga picture lang yung nandito sa akin kung paano ko siya ginawa. Pero may mga video naman po. Kasi po nung April 20 nang ginagawa ko po siya, wala pa po akong YouTube channel nun. Kaya ngayon ko lang po siya magagawa ng video. August 2020 lang po ako nagka-YouTube channel. So, may full story po siya. Pinost ko po sa Facebook kung ang full story nitong anahaw gown kung paano ko po siya ginawa. Kung gusto niyo pong makita, nasa description box. So, check nyo na lang po. So, simulan na po natin. So first ay kumuha agad ako ng mga anahaw sa bundok namin. Nagpasama po ako sa aking kapatid dahil marami po yung kailangan ng mga anahaw. I think 100 plus yung nagamit kong mga anahaw bago ko po nagawa yung anahaw gown na yun. After kong kumuha ng mga anahaw ay isa-isa ko na itong ginupit ng parang korting pamaypay like that po na anahaw na color red. Yan po yung ginawa kong pattern para magupit lahat ng anahaw. Then after kong magupit isa-isa ang mga anahaw, ay isa-isa ko naman itong pininturahan ng color red. Grabe, dito talaga ako pinagpawisan. Kasi ako lang talaga ang nagpintura lahat ng mga anahaw. 100 plus po yung pininturahan kong anahaw. Pero raven lang mga dyayang ginawa ko. Then after kong pinturahan lahat, ay pinatuyo ko na ito sa kwarto ko at sa labas ng bahay namin. Yung iba dyan ay nasa labas kasi hindi po kasya sa kwarto ko. So linabas ko po yung iba dyan. Din habang pinapatuyo ko yung mga anahaw gumawa, nagtahi na ako ng didikitan ng mga anahaw yung palambong tela. Then ito yung naisipan kong gawing pangpalambo sa tela. Kawayan po siya at pinabilog ko ito. Grabe, nagkasugat-sugat ako dito. Magawa ko lang tong pabilog na kawayan na to. Pero tuloy pa rin mga zay. Then kinabit, tinahi ko na ang tela sa pabilog na kawayan para lumambo na ito. Charan! So yan na yung resulta. So nang nagawa ko yan, super happy ko na po kasi po feeling ko 50% ay nagagawa ko na siya. So yehey! Then, after matuyo ang mga anahaw at nang nagawa ko na ang palambong tela, isa-isa ko nang dinikit ang mga anahaw sa palambong tela. So sa picture na yan, nagabihan na po ako niyan kakadikit ng mga anahaw sa palambong tela pero raven pa rin mga zay. Then,
naggumpit ako ng ganyang shape yung para sa top ng gown at pininturahan ko ng color red at linagyan ko ng color yellow para magkaroon lang ng accent sa top ng anahaw gown. At dinikit ko na ito sa parang tube na ginawa ko para sa top ng gown. So maichichika lang ako kasi po nang first din namin kumuha ng dahon ng anahaw, may nakita ako isang butterfly na nakadapo sa dahon ng anahaw. So yun agad yung naisipan kong i-design sa anahaw gown. Pipicturean ko sana yung butterfly kaso bigla itong lumipad. So sakto may cortina kaming color yellow na may mga design na butterfly na hindi nagamit. So yun naisipan kong guputin na lang yung mga butterfly dun sa cortina. Then, pagkatapos kong mahanap ang luma naming cortina na may mga design na butterfly, ay isa-isa ko nang ginupit dito ang mga butterfly. After kong magupit ang mga butterfly ay dinikit ko na ito sa baba at taas ng anahaw gown. At last, natapos ko rin siya. Super happy po ako nung natapos ko na siya kasi po grabe po yung pawis, pagod, paghihirap at puyat. Matapos ko lang itong anahaw gown na ito ng 18th birthday ko. So this is the final transformation. From anahaw...